pinapauna ko na po. Hindi po ako professional na manikurista. Mahilig lang talagang magkulay ng kuko. Alam nyo ba na ang pagkukulay ng kuko noong pamang 3000 BC ay uso na? Gamit ang mga beeswax, vegetable dyes at egg whites bilang pangkulay. Samantalang sa Egypt naman, ang mga pagkukulay ng kuko ay nagiging basihan din ng kalagayan sa lipunan ng panahon nila. Pag black nails, ibig sabihin na sa higher class. At yung paborito kong green, hindi naman masyadong class. So, ayun na nga. Dahil gusto kong makagawa ng video ng mga bagay na gusto ko, inuna ko yung paglalagay ng nail polish. Pasensya na sa matabang kamay at mga daliri. Napili kong ilagay yung matte finish na nail polish kasi madali siyang matuyo. Gamit ang kanang kamay, isa-isa kong kinukulayan ngayon yung aking mga kuko. Pinapantay ko siya at sinisiguro na maayos naman yung pagkakalagay kahit hindi naman ako professional. Siyempre kailangan nating alugin kapag medyo tuyo-tuyo na ang nail polish. So ayan na nga. Tinatapos ko siya, nagdalawang coating ako nung color gray na unang napili ko. Maganda siya kasi mabilis siyang matuyo. So sinisiguro ko lang na pantay yung pahid sa bawat kuko para hindi naman siya lumabas na pangit. Yan. So lalagyan ko siya uli. Pag medyo tuyo na yung brush, lalagyan ko siya uli ng nail polish. Ganyan lang siya kasimple, ganyan lang siya kadali. Pagtapos na, gagamitin ko naman yung aking kaliwang kamay para sa kanang kuko. Susunod naman na kulay ay gagamitin ko yung black. So yung black naman na yan, sabi, di ba, doon panahon ng Egypt, yan yung sinasabi, ikaw ay high class kapag black yung ginamit mo. So, sinubukan ko din siyang gamitin, tinignan ko kung bagay sa mga kuko ko. Okay naman siya, patulad din nung una, na kulay gray, mabilis siyang matuyo. So, first coating lang yan. Tatlo yung nail colors na binili ko. Isang tan, isang gray, saka isang black. So lahat yan, susubukan ko kung ano yung gusto ko. Noon pa man, mahilig na talaga akong mag-color ng nail ng nails at maglagay ng nail polish. Pero dahil hilig ko nga, ayoko namang gumastos, nag-aral akong magkukong mag-isa ko. So ako na lang ang naglalagay para anytime na gusto kong magpalit ng color, pwede ko siyang gawin. So ngayon naman, yung tan naman na color. Maganda yung color na to kasi parang halos wala kang nail polish. Kaya lang, bakit ka pa nag-nail polish kung wala naman din color, no? So tinry ko lang din siya. So pag double coating, medyo mas maganda na yung kulay niya siguro. So iniisa-isa ko lang siya. Nung high school ako, yung mga aking nails, nilalagyan ko pa yun ng stickers. Pero siguro sa edad ko na to, hindi na siya bagay. So, kailangan yung mga decent colors na lang yung ilalagay. Tapos, wala na masyadong kung ano-anong nakalagay. Gusto ko lagi yung may nail polish kasi expression yun ng mga emotions na nararamdaman mo. Saka, para na rin siyang ano, paano ba? Parang natutuwa ka. Ako natutuwa ako pag nakikita ko yung iba't ibang colors na pwede kong ilagay sa kuko ko. Kasi walang limit yung colors na pwede mong ilagay. So, hindi mo man siya masuot as a dress, as a blouse, or t-shirt. Pero dun sa kamay mo, pag nakikita mo siya yung colors na yun, sumasaya ka. So, ayan. Yan na yung last color na itatry ko. Maganda rin naman siya. Di lang masyadong perfect yung pagkakalagay ko. Sabi ko nga kasi hindi naman ako manicurista. Pero maaayos ko din yan. Thank you! Pixels Blog. Please subscribe.